Mga master, welcome sa aking YouTube channel, Master G TV. Ngayong araw na to, mga kamaster, panibagong vlog na naman ng ating gagawin. At sa araw na to, mga kamaster, magtuturo ako kung paano tutorin ng old machine na cutter, tular. Tara mga kamaster, samahan niyo po ako. Tayo sa isang printan dito sa Nigeran para magturo tayo kung paano operate ang cutting machine. Tara mga kamas. Tapit na tayo sa location cutting machine. So ngayon mga kamaster, nandito na tayo sa harapan ng machine na to. Itong makina na to, ang pangalan nito ay Pular Cutting Machine. Old model siya mga kamaster, 1988 model. So pero hanggang ngayon tumatakbo pa rin mga kamaster. So mga kamaster, ituturo ko po sa inyo kung paano ang maintenance nito at paano ang paano mag-operate nito ang machine na to. So start na tayo mga kamaster. So ngayon pag ikaw ay baguhan na operator, ang una mo gagawin dito mga kamaster, switch on mo ang switch niya. Handle siya, parang ano lang ng sasakyan. Handle ng sasakyan ito po. So may araw na motor dyan. Ito po mga kamaster, galing sa zero na araw. Ilagay mo siya dito sa motor para mag-on. So start na natin, i-on natin. Ito, na-on na siya mga kamaster. Ngayon mga kamaster, makikita mo may ilaw siya dyan. Kung anong size, yan po ay meter. Ang metro niya mga kamaster, kung anong size ang dapat mong isukat. Pagkatapos yan mga kamaster, iilaw na yan siya dyan, iilaw na yan yung cutting niya. Ngayon ito mga kamaster, ang handle niya para doon sa forward reverse. So yan kasi forward reverse yan, yan. Yan. Umiikot yan, yan. Ito siyang manual, kung anong size ng papel mga kamaster, yan ang gagalawin mo. Kung example, ang size ng papel 42. So hanapin mo dyan yung 42 size yan. Yan po. Pagkatapos yan, nasa 42 size na siya mga kamaster. Nandito sa ilalim yung lock niya. Ito, ang handle na to. I-lock mo to, hook. Para hindi siya gagalaw, mga kamaster. Itong back gates niya, tawag nito back gates, hindi na to gagalaw kasi nalock mo dun. So, yan na yan, mga kamaster. Gagawin mo dyan. Hook. Hindi siya. So, ngayon, mga kamaster, ituturo ko sa inyo kung saan yung switch ng blade niya para bumaba siya mga kamaster. Ito po. Ito mga kamaster, ito po yung switch niya para bumaba yung blade. Tawagan mo dito, ito naman ang kanyang dal para doon sa impression. Yan po mga kamaster, pag nag-cut kayo. So, ito po yung push button na po. Yan yung push button number 1, number 2. Kailangan sabayan mga kamaster na hawakan ninyo, na i-push ninyo para bumaba yung bleed. So, yan po. So, i-push natin siya ngayon, makikita ninyo pagbaba ng bleed. Dalawa. So, mga kamaster, ito naman po ang isa. Ito po mga kamaster, yan po ang impression. Yan po ang impression niya para ipopos niya yung papel dun. So nandito po ang pedal sa ilalim. Yan po. So yan, kung mga baguhan kayo dito sa machine na to mga kamaster, so manood lang kayo sa aking channel para matuto din kayo kahit papaano. Yan po. So ngayon mga kamaster, ang gagawin na naman natin, i-off itong makina. Dito pa rin po, sa zero na to, galing siya sa motor na nakalagay dyan, yung araw niya nakalagay sa motor, i-zero natin para mag-off ang makina.
to. So ngayon, namamatayin siya mga kamaster. Namamatayin na siya ang makina. Ikot na manual. So ngayon, pupunta tayo ang pag-maintenance nitong makina mga kamaster. So ang pag-maintenance nito, isang buwan, maglalagay ka ng grasa dito, itong needle ng grasa mga kamaster. So bali, 8 piraso yan mga kamaster. Isa, dalawa, dito po. Tatlo, apat, dyan, apat. Tapos dito sa gilid, 5, yan. 6, 8 piraso po yan mga kamaster. Ito po, ang lagayan yan. So ngayon mga kamaster, meron din dito. Ito. Yan po yung kanyang needle para yung grease pumasok din sa loob. Gagrasahan din po natin yan mga kamaster. Pati tool. Yan po. Gagrasahan din po yan sa ilalim. Yan po yung maintenance ng bilang isang operator ay kailangan mo magrasa sa makina na yan sa 1 month. Isang buwan. Isang buwan siya mga kamaster. So, pagkatapos yan mga kamaster, ay ang lagayan ng oil niya nandito din. So pag nakita mo dito mga kamaster na wala ng oil, itong oil na to ay para sa impression niya, para bumaba yung kanyang ito po. Yung ito para bumaba siya. Kung hindi na dyan bumababa mga kamaster, so ibig sabihin wala na siyang oil. So i-check nyo din yan para lalagyan nyo din ng oil. So ang pagbabaklas niyan mga kamaster, ito lang yung alin, 5 na alin, babaklasin nyo lang yan sa gilid nyo, mga alin, yung bolt niya sa gilid yan. Pag nabaklas nyo yan, i-refill nyo yun dyan. Lagyan nyo ng oil. So ang oil niyan, Tilo 68 mga kamaster. So yan po mga kamaster. Meron pa din isa dito na nilalagyan ng gearbox oil. Ito po, dito naman mga kamaster, sa gear niya. Kapag ang gear niya wala ng oil, so kailangan mo din maglagay dito ng oil. Every month din ang check niyan mga kamaster. Yung gear na yan para sa bleed yan. Para kailangan i-check mo palagi yan kung may oil, kasi pag hindi, masisira yung gear ng machine mga kamaster. So ngayon mga kamaster, na ituro ko una po sa inyo kung paano yung operation ng cutting machine o model. Sa mga kababayan natin na gusto mag-apply sa perintahan o dati na may experience sa perintahan at napunta dito sa Saudi Arabia, ang machine na hinawakan dyan sa Pilipinas ay maganda pagdating dito ay luma. Sumunod na kayo sa aking channel, Master Jit TV. Maraming salamat po.